Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at magandang araw po sa lahat na manonood ng video. Magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung bagong panganak namin ng rabbit. Kung ilan yung anak, kung ano na po yung nangyari, kung healthy ba or hindi. So yun, ipapakita ko po sa inyo. Pero bago tayo magsimula, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para manotify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. At syempre guys, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. At sa patuloy na nakasubaybay sa aming YouTube channel, marami pong salamat sa inyo. At shoutout po pala dito. Yan, marami pong salamat sa inyo sa pagsuporta at walang sawang pagsubaybay. So yun guys, simulan na po natin. So yun guys, ayan po yung anak ng ating rabbit. Tatlong kits. Yan po. Nanganak kaninang umaga. So ayan, bali may tatlong kits po tayo. Very good. Kasi healthy naman po sila lahat. Ayan. So nang yung last na panganganak niya guys is lima, nabuhay lahat. Pero ngayon medyo konti, pero okay pa rin kasi at least nanganak siya. Ayan. So hopefully may babae para gagawin nating breeder. Ayan. Pero kung wala, okay lang din. Kasi kakarnihin natin yung mga lalaki. Yan. So, tatlong kits lang po guys. So, ang gagawin natin ngayon dyan, lalagyan natin ng tela yung nest box para yung mga kits natin hindi malulusot yung paa dun sa butas. Kasi butas-butas, kung nakikita nyo, butas-butas yung nest box natin sa ilalim. So, lalagyan po natin yan ng tela para safe po sila at hindi sila maiipit. Yung mga paa nila hindi maiipit, so hindi po magkakaproblema. Kasi napaka-importante nung guys, pag kasi walang tela yan, tapos butas-butas, minsan yung kits natin naiipit yung paa, tapos dun na napipilay. So nagkakaproblema po yun. So para maiwasan yun, lalagyan po natin siya ng tela dyan para hindi lulusot yung paa. Pero kung hindi naman ganito yung nest box nyo, tapos medyo pino, okay lang kahit wala ng tela. Yun. Pero yung nest box kasi natin is, ano lang to guys, mga recycle material. Ito mga hinihingi lang natin to sa prutasan. So binibigay ito kasi hindi naman nila to ginagamit. Pero yung iba binibenta. Pero yung mga ganitong klase binibigay na lang. So yan, kaya ito yung mga ginagamit natin. So lalagyan muna natin guys ng tela para makita nyo, tapos yun, pwede na natin sila iwanan dyan. So magiging safe na po yan. So ito yung mother daw natin guys, napaka very good. Yan po, very good po yan guys, yan. Yan. Very good siya guys, kasi na-deliver niya ng maayos yung mga anak niya. So lagyan muna natin guys ng tela. A few moments later. So, yan na po guys. Nilagyan ko na po ng damit. Yan. Ayan yung magsisilbi nilang sahig dyan para hindi sila lulusot dun sa ilalim. At the same time, medyo mainit sa pakiramdam yan kasi tela po yung inilagay natin. Tapos, yan. Kung iihiman yung dough natin dyan, so maa-absorb lang din. Kaya, medyo okay lang. Kasi kung walang tela guys, lulusot talaga yung paa nila. Tapos minsan, kasi inangat-ngat ng dough natin yung ganito. Yung mga ganito. So pag nabutas na ng dough yan, makakalabas yung mga kits natin. So magkakalat. Gaya dun sa may dulo guys, kung napapansin nyo yun. Medyo butas na dun. Kaya napaka-importante talaga na may tela. Pero safe naman po ito sila guys. Ngayon. So i-check natin ulit sa mga susunod na araw kung magiging okay pa rin po ba. Kung magiging healthy pa rin po. Pero hopefully sana maging maayos sila. So ayan, good luck sa'yo mother daw. Salamat at nanganak ka ng maayos. Na-deliver mo ng maayos yung mga kits mo. Ayan guys. So ayan guys, nakita nyo yung bagong panganak nating rabbit. Nakapag-deliver siya ng 3 kits. Pero healthy naman po lahat at sana mabuhay. Huwag na po mabawasan kasi konti lang po talaga yung inilabas niya ngayon. Hindi gaya dati na 5 kits yung nailabas at nabuhay lahat. So sana ngayon maging maayos at maging healthy po lahat yon at hindi na po mabawasan. Yan. Tapos guys, ito nga po pala yung bagong gawa namin na 3-in-1 cage. Yan, tatlong rabbit yung nailagay namin.
Itong rabbit namin is puro male. Yan po. So, yan guys. Kung mapapansin nyo, ito, putol yung paa. So, ayun yung mga sinasabi ko sa inyo guys na minsan nag-iipit, nagkakaproblema. So, yan. Sana maging maayos sila dyan. Kasi palalakihin lang natin yan. Tapos, yun, kakarnihin na po natin. Kasi hindi naman natin sila pwede ibenta na. Kasi may mga damage. So, yun guys. Hanggang dito na lang po. Kung di pa kayo guys naka-subscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. At syempre guys, marami pong salamat sa lahat ng subscriber at sa lahat ng sumusuporta sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang po. Marami pong salamat.